Ayan, good morning mga kapatid. Ang ating video for today ay gagawa tayo ng tanghalian, simpleng ulam. Ayan. Gagamitin natin ngayon ay ang Wagyu beans. Ayan. Tapos, eto may pusit. Tapos, syempre, ang mga panggisa niya is meron tayong bawang, may sibuyas, meron din green bell pepper, tapos lalagyan natin ng tomato. So, ang una natin gagawin ay syempre, pag bago tayo magluto, kailangan natin ng apoy. Buksan natin ng apoy. Tapos, lalagyan natin ng konting cooking oil. Konti lang. Yan, okay na yan ganyan. Kasi hindi tayo gumagamit ng maraming mantika. Ayan, ganyan lang. Ikakalat mo lang yan. Yan. Kalat-kalat lang. Tapos, syempre, gaganyan natin kung mainit na siya o hindi, di ba? Yan. Lutong Pinoy tayo ngayon. Simpleng lutong tanghalian. So, ako kasi, ang una kong ginigisa is sibuyas. Pero, syempre, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga chef, kanya-kanya tayo ng style. Syempre, meron ding mas nauuna yung bawang. Ako naman kasi inuuna ko talaga yung sibuyas. Kasi ang bawang is madali lang kasi siyang maluto. Kaya karamihan sa ibang mga yung paggigisa is agad nasusunog yung bawang. So, ayan. Unahin natin yan. Unti lang, yan. Tapos niya, pag medyo okay na siya, lalagay na natin ngayon yung bawang. Siyempre, bawang. Kasunod niyan. Daran. Siyempre, maamoy na natin ngayon yung amoy ng bawang. Tapos yung, pati yung sa sibuyas, yung naghahalo silang dalawa. O, diba? Siyempre, may mekos-mekos natin yan ngayon, ganyan. Ganyan pag may mekos-mekos, ha? Yun, oh. Oh. Ganyan lang siya. So, after nyan is, ilalagay ko naman ngayon ang kamatis. So, kasi meron akong, ano, meron akong cherry tomato na nabili. Medyo baka ano, parang kumukulubot na kasi siya. So isa sinama ko na rito. Kaysa naman sa tuluyan siyang masira. So ayan. Kalalambutin lang natin 'yan. Medyo lulutuin lang natin yung kamatis. Oh. Jiba. Siyempre babayaan muna natin ganyan kasi hindi rin masyadong maganda yung pagluluto na laging iniikot ang iniikot ganun. Kasi sabi ko lang yun, no? Tapos syempre, ito na naman, mekos-mekos na naman tayo nito. Yan. Yan, pag medyo okay na, kasi medyo malambot naman na siya, so mas maluluto pa kasi yung kamatis niya. Isusunod naman natin ngayon itong pusit. Yan, yung pusit. Nasa sa inyo na yun kung gusto niyo maglagay ng ano, ng kamatis. Ako, ano, noon nung niluluto ko to, hindi ako naglalagay ng kamatis. First time ko na maglagay ngayon ng kamatis. So, itatry lang kung may kamatis siya. Pero tingin ko naman, masarap. Tingin ko lang, ha? Tingnan natin kung anong kalalabasan niya. Lakasan natin ng konti ang apoy kasi yung pusit is medyo malamig. Siyempre, eh, ganyan-ganyan natin yan. Oo, ha? Feeling chef. Oo. Kala nyo, ha? Yan. Ganyan lang siya. So, hintayin natin na pumula yung pusit. Tama ba? Pupula ba siya o mag-brown? Hintayin natin pumula yung pusit.
Yan. Tapos, syempre, lalagyan na natin siya ng konting paminta. Konti lang, konti lang. Ayan. Oh. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng konting patis. Ito, patis. Tapos, lalagyan natin ng konting toyo. Konting-konti lang. As in. Kasi, kailangan natin tansyahin pakunti-konti. Konting-konti lang. Kasi, pampawala rin kasi ng lansa. So, mga ganyan lang. Ayan, o. Ayan. Oh. Ganyan natin. Pabayaan muna natin siyang ganyan. So, ayan. Medyo pumula na nga yung pusit. Tapos, nalagyan na rin natin ng konting patis kanina. Tapos, medyo okay-okay na siya. Lalagyan naman natin ngayon ng konting toyo. Konti lang. Kasi, pampakulay lang siya ba? Isang kutsara lang ulit. Kasi, nilagyan natin ang patis, baka kasi mamaya umalat, di ba? Oh. So, yan. Isa lang. Siyempre, may mekos-mekos ulit natin yan. Nakasan natin ng konti yung apoy. Mekos-mekos. Ganyan lang tayo mag-mekos-mekos. So, ayan yun na yung kulay niya. Ayan, o. Oh. Yung sabaw niya parang medyo malapot ng konti, o. Oh. Ayan, o. Oh. Oh. So, ganyan na siya. So, habang kumukulo siya ngayon, ilalagay na natin tong Wagyu beans. Ito. Ayan. Ayan. Tapos, i-ano natin yan? Mekot. Mekot-mekot ulit. Ayan. Ayan siya. So, hintayin ulit natin siyang kumulo konti. Pero habang pinapakulo natin siya para maluto, ilalagay na rin natin tong green bell pepper. Ayan. Ang tawag dito sa Japan is piman. Kasi para lumabas na yung bango niya. So, habang naluluto yung pusit at saka yung Wagyu beans is medyo naluluto na rin yung green bell pepper, lumalabas na rin yung ano niya, yung aroma niya, yung bango niya, yung amoy. So, ihahalo natin yan dyan. Napit na po nga po siyang maluto. Konting halo na lang po. Kasi, pangit din po kasi yung ano, yung overcook, yung gulay. So, hindi ako nag-overcook kasi ng mga ano, ng mga gulay. Gusto ko, halos karamihan is mga half-cook lang siya. So, yung mga ganyan, okay na sa akin yan. Sa amin. Yan. So, ayan. Ito yung ano niya, kinalabasan. Oh, mukhang masarap. Mukhang masarap pa. Ayan. Umuusok pa. Oh. Salin na natin yan. Tayo natin ng konti yan. So, ito na nga po ang ginawa nating ulam. Simpleng tanghalian namin ngayon ng aking ilaw ng tahanan. So, ayan. Ano ang tawag nito sa inyo? Sa akin kasi, hindi ko alam kung anong tawag nito. Basta ginisang Wagyu beans lang siya na nilagyan ko lang ng pusit. Ayan. Muusok pa.
Yan. So hanggang sa muli, ang ating susunod na recipe ay hindi pa natin alam. So abangan niyo na lang po. Maraming salamat sa panonood.